sa katawan, purihin ng Panginoon. Pagpapuri sa kaitasan, siya'y kapurihan, Diyos na lahat. Pagpapuri sa kaitasan, siya'y kapurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo na 15 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa 2 taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin ngayon sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Mikas, pinapahayag ng Panginoon sa pangitan ng propeta na nariyan ang Diyos at siya ay hihirang ng kanyang bayan at siya ay isang Panginoon na may kabutihang loob. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na kahit mayroong mga Pariseo na nagtangka na siya'y patayin, marami pa rin ginagawa ang Panginoon at maraming sumusunod sa Kanya upang isabuhay ang buhay ayon sa paghahari ng Diyos. Sa buhay natin, kinakailangan na isentro sa ating mga puso ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan na iyong maasa ang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang managbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang mga lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalugog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahyang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muli magmamataas at magpapalalo sa
sa araw na iyon ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na namang Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa sa araw na iyo'y hati ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoon Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot at palasan. Nawa ito'y mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktok na nilalayon. Tinutuya na masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanilang paghahambog, ganito ang kanilang bulong. Hindi ako papansinin itong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastanga at pagbanta. At masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patay ng walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikaw'y lagi nakahanda sa pagtulong sa kanila. At wala nang maasahan ay sa'yo nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kahit umalis siya roon. Maraming sumusunod sa kanya. At pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal kong ng labis, lubos kong kinalulugdan.
ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa. Ibabadhay katarungan. Hindi siya makipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na panas. Hindi niya puputulin yaong tambong na kahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilawan. Hanggang itong katarungay magtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 15 na linggo sa karaniwang panahon ng 2 taon ng ating pagdiriwang. Atin pong pag-usapan ngayon ang tungkol sa Mesiyas. Mesiyas ay mula sa salitang Hebreo, Messiah, ibig sabihin hinirang ng ni Yahweh. Ang Ya ay Yahweh. Si Yahweh yung pangalan ng Diyos. Yun ang tawag sa Hebreo. Pero ang tawag sa Griego, dahil koinoko na Griego ang ating bagong testamento sa orihinal na pagkasulat, Christos. Christos ay iba naman ang kahulugan. Ang ibig sabihin ng Christos, hinirang, pero ang literal na kahulugan nito, pinahiran ng langis. At ang pinahiran ng langis ay siyang hinirang. Kaya sa English ay tinatawag na Messiah, sa ating salita, Mesiyas. Ano ba ang isang Mesiyas? Kung ating tingnan, ang Diyos ay naglikha sa lahat na may kabutihan. Ang tao ay nalikha niya upang mapayag ang kabutihan ng Diyos na kanyang kawangis at larawan. Ngunit ang tao ay nagpasya o pumili pa rin sa kasamaan dahil sa tukso ng kalaban o ng diablo. At dahil doon, pumasok ang kamatayan at ang kasamaan ay siyang umiral. Wala sa lumang tipan, ang Diyos ay pumili ng kanyang bayan, ang mga Israelita na mula sa lahi ni Jacob na naging Israel at ang kanyang 12 anak ay naging 12 tribo. At hanggang nagkaroon sila ng paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sila ay nandoon na nakabalik sa lupa na hinirang ng Diyos para sa kanila o pinili ng Diyos na yon ang bayan nila. Pero mayroon pa rin mga masamang loob. At dahil doon, gumagawa sila ng hindi kaaya-aya. Kaya ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propita Mikas, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5, ang Diyos na may kabutihang loob ay magbibigay sa kanila ng parusa at nagsumpa na yung mga palalo, yung mga gumagawa ng masama, sila ay magkaroon ng kaparusahan. Pero kung tingnan natin hanggang sa wakas yung Kapitulo 2 sa aklat ni Propita Mikas, ang kabutihang loob ng Diyos ay magpahayag ng pag-asa sa kanyang bayan na may darating na tagapagtubos na tinatawag na Misaya o ang hinirang ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 9, tinasabi sa versikulo 12 sa Salmo 9 na ang Panginoon ay hindi po niya pabayaan ang lahat ng tao na nahihirapan. At dahil yon ang pangako ng Diyos, ang Diyos ay nagsalita at ang kanyang salita ay nagkatawang tao. At ito yung ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa pagsang-ayon ng Mahal na Birhen Maria. Pero ang ating Panginoong Hesus na nagtuturo ng kabutihan
tungkol sa paghahari ng Diyos, nagtuturo tungkol sa pag-ibig, at nagtuturo sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, siya pa rin ay hindi katanggap-tanggap ng mga namumuno. Hindi siya katanggap-tanggap ng mga Herodiano, hindi rin siya katanggap-tanggap ng mga taong nagsimula ng mga kilusan sa pagbabago, at ito yung tinatawag na Pariseo. Ang Pariseos, tinatawag silang Pariseos sapagkat naiiba sila, sapagkat nagsimula sila ng landas ng pagbabago. Pero ayaw nilang tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, ang mabuting balita na bago. At itong mabuting balita na bago ay tungkol sa paghahari ng Diyos, na ang lahat ay mabuhay sa pag-ibig ng Ama. Ang Diyos ay hindi na yung malayo, ang Diyos ay Ama at malapit na. Pero dahil hindi siya katanggap-tanggap, kahit na siya ay naggumawa ng himala na kanyang pinalayas ang mga demonyo, kanyang pinarami ang pagkain o pumakakain naman nagugutom, kanyang pinagaling ang lahat na may mga kapansanan, maski patay ay kanyang binuhay muli. Kaya siya ay ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, Versyo 14 hanggang 21, pinagtangkaan na siya na patayin. Kaya ang ating Panginoon ay lumipat sa isang lugar. Sumunod naman yung mga tao sapagkat nakikita nila na ang Panginoong Hesus, siya ang Kristos, siya ang Mesiyas, siya ang hinirang. Pero wala siyang ginagawa na masama. Kaya sinasabi na para siyang isang lingkod ng Diyos na sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah na kahit na yung mga nag-andap-andap na ilaw ay hindi niya patayin. Walang marinig na pagsisigaw sa mga lansangan. Walang mga kung anong ginagawa na mga kalakasan. Siya ay punong-puno ng habag. Siya ay mapagkumaba. Siya ay, ibig sabihin, nagpahayag ng kabutihan ng Diyos. Ang pinapahayag ng ating Panginoon ay ganito, na tayong mga Kristiyano, na Kristiyano, na binyagan sa pangalan ni Kristo, dapat rin tayong magpahayag ng kabutihang loob. Sapagkat sa ating pagpapahayag ng kabutihang loob, napahayag natin ang Diyos na mabuti o may kabutihang loob. Kaya, pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos. O lakasan mo, parang hindi yata nakinig iba, parang tulog yata. Mabuti ang Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, kinakailangan na ating kilanlin o kilalanin ang kanyang pagkilos para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. At paano ito bigyang pansin at kilanlin? Tayo rin ay gagawa ng mabuti. Kung mayroong mga masama na ugali, itigil. Kailangan magpakabuti. Kung mayroong mga bisyo, dapat iwaksi. Tanggalin ang lahat ng bisyo. At kung may mga tao na may masamang ugali at may masamang bisyo, kausapin upang sila'y magbago at magbalik loob. At kung magkaroon na tayo ng mga tao na namumuhay at tumalima ayon sa kalooban ng Diyos, Diyos ng kabutihan, at kung mayroon ng kabutihan ang ating sambayanan, napakaganda na ang mundo. Ito yung tinatawag na bagong mundo, na parang tayo'y naglikha na parang makalangit na mundo. Kaya ito yung ating misyon, na kailangan nating ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos. At huwag kayong padala sa mga moderno na mga pinupos sa mga social media natin, gaya ng Facebook, TikTok, at iba pang mga sites sa internet, dahil nandoon ang mga basura at kasamaan at mga piki na balita. Ating ipahayag higit sa lahat ang kabutihang loob ng Diyos, ang ating hadikain na gagawa ng mabuti. Nang sa gayon, magtagumpay ang Diyos sa paghahari ng ating buhay. At kapag ka nagtagumpay ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus na sarino na siya yung Mesiyas,
ay para na rin kapiling natin na dinadama natin lagi. Nariyan lang ang Punghesus Nazareno, kalakbay natin sa ating paglalakbay panampalataya tungo sa kalangitan. Pero hindi natin siya napansin sapagkat napakaraming may palalo ang isipan, napakaraming masama. Kinakailangan natin na tayo ay magtayo ng isang panibagong mundo na kung saan lahat ng tao ay magkaroon ng adikain sa kabutihan. Lahat tayo ay gagawa ng mabuti upang ang Diyos ay siya na maghahari ng ating mga puso, ay siya nang magabay ng ating isipan, at tayo'y maglalakad na sa daan ng kabutihan, sa daan ng tunay na ipinaglaan ng Diyos sa atin, ang daan ng liwanag, ang daan ng Kristiyano. Naway maisabuhay natin ito upang ang Diyos ay siyang sentro, ay siyang saysay o kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, gumaling tayo sa Diyos ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Atin pong itutugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad naman kami na iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hing namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang kami ng iyong pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kahit isa namang helisisiawit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, itinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ngayon lang may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanang sinin, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sumagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Et videte
coriam suavis es dominus. Beatus vi esperat, esperat in eo. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang din sa ating Parish Finance Office. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagligtas na aming ipinagdiriwang sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na way pagpalain kayo ng Painong Diyos ng mga biyayang siksik, liglig at nag-umapaw. Salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pumakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa yung tulong, pagpalain kayo ng Painong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos na mga biyaya para sa buhay na ganap at ikasyasya sa mga biyayang siksik, liglig at nag-umapaw. Pagiging misiyas ng ating Panginoon ay hindi lang sa Kanya. Tayo'y naging Kristiyano. Ibig sabihin, naging imahin tayo ni Kristo sa ating kapwa. Kung Siya'y nagpahayag ng kabutihan, isabuhay din natin ang kabutihan at paggawa ng mabuti. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinuro ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Matapos mo ang kinamatayan ay sa hisap ng mga lukad ng asan.
Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inananal na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Nazareno, inananal na namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inananal na namin.